Hi guys, on this video, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-convert ng Ethereum to Peso and then kung paano mo siya isend sa remittance or bank, okay? But on this video, ipapakita ko sa inyo kung paano siya i-convert yung Ethereum to Peso and then ipadala siya sa Palawan, okay? Pero bago tayo magsimula, baka pwede naman pakiclick yung subscribe and i-click mo na rin yung bell button notification para every time na may bago kong upload ng bagong video, una ka sa makakapanood. So ito na, nakita nyo dyan, meron akong Ethereum na 0.48. So i-convert natin yan sa peso. So dito sa baba, meron kayo dyan makikita ang cash in, cash out, buy load, pay bills, convert. So yung convert, yan ang i-click mo para ma-convert yung Ethereum to peso. So click mo yan. And then dito sa taas, meron dyan arrow down, click mo yan. Gawin mo siyang Ethereum. And then dito naman sa baba, BTC, gawin mo siyang PHP, which is peso. So, now, kapag nandito ka na, ilalagay mo lang yung amount dito sa may makikita ka rito zero, dyan mo ilalagay amount. So, ang ilalagay nating amount is 0.48. So, click mo lang yan, yung zero na yan, then i-type mo yung point, yung Ethereum na gusto mong i-convert sa peso. Then, i-slide mo lang itong nasa baba, no? Yung arrow na yan. Slide mo siya pa kanan. Yan. So, antayin mo lang siya. Mga siguro, more or less, 10 to 15 seconds lang yan. Converted na yan yung Ethereum sa peso. Okay. So, yun na. So, na-add na siya sa total amount ng peso. So, yun na. Nabawasan na yung Ethereum. Okay. So, ang gagawin natin, dito sa baba, para maipadala natin siya sa Palawan or ma-send siya sa Palawan, ang i-click mo rito sa baba is yung cash out. Okay? Yan. Katabi siya ng cash in at buy load. So, click mo yung cash out. Pag na-click mo na yung cash out, mare-redirect ka sa another page. So, which is pipiliin mo na rito kung saan mo siya ipapadala. Pwede mo siyang ipadala actually sa banko. Okay? So, Palawan tayo today. So, yan ang papakita ko. So, click mo yung Palawan. Pag-click mo yung Palawan, ilagay mo lang yung amount kung magkano yung gusto mong ipadala. Okay? So, pag sigurado ka na dun din sa amount na ipapadala mo, ang next na gagawin mo, i-click mo yung next sa baba. Okay? Then, mariredirect ka ulit sa panibagong page. Okay? So, dito naman, ilalagay mo yung information. So, pangalan, middle name, last name, mobile number, at yung kanyang address. Okay? So, kapag okay na, nalagay mo na siya lahat. So, make it sure tama spelling, tama yung number. Double check mo siya rito. Okay? Bago mo i-slide. Okay? So, to confirm, slide daw. So, slide mo siya pag sigurado ka na. Okay? So, pag-slide mo niyan, i-slide mo yung daliri mo pa kanan. Okay? Mapupunta ka sa another page ulit. Okay? Dito naman, depende, pwede yung email, pwede yung text. Okay? So, sa akin, sa email siya. So, pupuntahan ko yung email ko. Okay? Then, open ko yung email ko. Then, ikakopy ko yung code na pinadala ni Coins. Okay? Napaka-safe nito. So, again, copy. Then, babalik tayo doon sa Coins PH. Okay? Now, ipipaste natin dito yung code. Okay? Then, click mo lang yung submit. And there you go. Yun na. Tapos na siya. Then, itong order number, i-copy mo lang yan. Bigay mo dun sa recipient kung sino magre-receive. Okay? And then, pwede mong screenshot siya. Click mo lang yung show more details. Lalabas dyan yung buong detalye, pangalan at yung amount. Okay? So, yun. Click mo lang yung back para pumunta ka na sa mismong dashboard ng iyong coins. So, ganun lang kadali mag-send dito kay coins, mag-convert ng Ethereum to peso, then padala mo siya. Okay? That's all guys. So, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, baka pwede naman pakiclick yung subscribe and bell button notification para lagi kang updated sa bago kong upload na video. Thank you so much.